forth and reflect on the plight of millions of ours as Filipino workers, migrants, and their families. Let us pray for our people on the move so that they will not succumb to the temptation of pleasure and material things, but be instruments of the good news through their humble and selfless service of God and people. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have prayed to you. Thank you.
May isa o maganda translation na ginawa instead na ibasa na lamang sa salitang Lent ay ginamit ng salita Quaresma galing sa salita Quarenta. Katulad po na apat na pangaraw na pag-ayuno at panalangin ni Jesus at apat na po araw na tinuksusa ng demonyo na ipinamanipo natin ngayon sa ating Ebanghelyo mula kay San Marcos. So,
Pero medyo mainit, umiiyak yung bata. Hindi ko lang masabi na ay nakupo, bisita lang ako dito, bisita lang ako dito. Pero yun, ano? Minsan din, kasi yung sakrista ay napagkamala. Ang muna kasi, 25 years ago, ang pinagdalagyan na holy water ay yung mga bote na soft drinks, yung 1 liter, doon nila lagay. Eh, hindi na lang pinagdalagyan ng gas. Kasi nung panahon ay may malinig pang brownout. So, nagkahalo isa yung pinaglalagyan eh. Nagkataon na yung dinalago ay gas. So, ito ay kompletong halimbawa ko. Kaya kinakailangan ko inama natin yung mga gamit natin sa pagdiriwa ng ating selebrasyon ng liturhiya. O sa ating iba, baka dumapit may nakalusot, may nagsasabuhay. Either, sa dalawang bagay na yun, kinakailangan pa rin tayo mag-ingat. Kinakailangan nating alagaan ang mga gamit natin na ginagamit natin sa ating liturhiya. Pero, ay itong nakalipas na araw, nakita ko ito, mayroon isang yung sinasabi na hindi ko naman tinignan kung talagang totoo, no? Kasi mayroon ko nag-post na viral na doon daw sa parokya niyo ay yung paglagay ng abo ay sinakot yung buong abo, no? Sabi ko, para naman natang balibalag kasi dapat kasi ay krus. Ayun eh, parang hindi na krus. Mas malapit na rito. No? So, pero yung aking higit na aking kinababahala ay ulit. Yung kawalan ng kaalaman doon mga posts. Ano sabi niya? Ha? Mapupunta pa ako sa impyerno kasi nakalaki ng krus na nilagay sa loob. Bakit? Marupok. May kahinaan.
The meaning of the cross. What is the meaning of the cross? The cross means I have a Savior. Ang cross ay nakulugan na ako ay may pagpapagligtas. Maaaring ako ay prone to sin, pero gawa ng aking Panginoong Jesucristo. Ako ay binigyan niya ng kapangyarihan na magkamit ng kaligtasan, mapagtagumpayan ng kahinaan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkakasakit at muling pagkapuha. Ito ay maliwanag na ipinamamahing sa atin ng unang pagbasa. Sinasabi nito na pagkatapos ng dilupin na nangyari, gawa ng parusa ng Diyos na panahon ni Noah na kanyang pinarusahan ng isang katahuan sa pamamigan ng malaking maha, the Great Flood. So, ay anong sabi ng Diyos? Hindi ko na hindi kaparusahan. Kasi nagsisintang noong pagkatapos ng paha, hindi naman natigil ang tao sa pagkakasala. Pero yung ipinangako ng Diyos ng Alin, hindi ko na ligipulit ang isang katauhan sa pamamigat ng paha. Kasi bakit? Ang nais na ibigay ng Diyos ng Alin kaligtasan. At ito ay pinag-ibay ng ikalawang pagbasa, ang sulat ni San Pedro, ang unang sulat ni San Pedro. Alam niyo yung sulat ni San Pedro, kapag may nagtanong, alin ba kayong pinakamahigpang aklat sa banal na kasulatan? Yung letter of St. Peter. Bagaman utak ko yan, 1, 2, 3, yun ang pinakamahigpang. So, hindi ko lang sigurado ng 2 or 3. Pero, that is the shortest book in the Bible, the letter of St. Peter. Nanang pinamanig na ang kaligtasan ng dulot ni Jesus ay isang kaligtasan na nawa ay para may amo ng tao sa pagkakasala. Katulad ng kanyang binigyan ng pansin, yung lumang tipat, sinusugan ni San Pedro na walo lang ang natira nung pagkatapos ng paha. Sinuwel ang kanyang atamang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at mga anak ng kanyang asawa. Pero walid, kasi nga ito yung kanyang idea, ang kaligtasan na dulot ng pagliligtas, ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung unang bahagi ng pagkas. Kaya ano yung hapon na ibinibigay sa atin? Dalawa. Una, ano yung pinakapagkilos na makikita natin kung I am a sinner and I have a Savior? Pangumpisado. Sana po pakinabangan natin yung sakramento ng pumpisado. Sa Mark 7, araw po yun ng Merkules, sa ganap na ikapito at kalahati, mayroon tayong pumpisado ng bayan. Dito po sa pagparokyang simbahan. Marami yung pari ang tutulong sa atin para magpumpisado. Mark 7. Ano pong pwede namin maging bahagi ng pagkilos? Pangalawa ay
panahon ng Kwaresma. Three pillars of Lent. Ano ito? Prayer, fasting, and almsgiving. Panalangin, pag-aayuno, at awang gawa. Ibigyan din natin ang pansin na loob sa mga libro na ang darating. Pero huwag natin kalimutan. Bakit ka gawin ito? Kasi dito ay ito ay isang pagkulos natin na nais namin iparunta ang ating pakikisa kay Kristo sa kanyang pabihirap, pagpapasakit, pagpamatay, at muling pagkabuhay. Pakikisa natin kay Jesus. So, sa wala ng pamaraan, panalangin, pag-aayuno, at tawang-tawa. So, yun po yung una. I am a sinner, but I have Christ as my Savior. Pangalawang utos, inahamon tayo ng mga kapatid sa linggo na ito, sa unang linggo ng Kwaresma, na ginagawa natin every year, binanggitin po sa pasimula ng banal ng pagdiriwang ng Misa, na ito ay pagdiriwang linggo ng National Migrant Sunday. So, every year, binanggitin ng Episcopal Commission of Migrants and Itinerant People So kanina po yung umaga ay may pagbibigo ng mga delegado na iba't ibang diocese doon po sa San Pablo City. Eh, meron din tayong pinadalang delegasyon mula sa ating parokya na para ipagdiwang ang National Migrant Sunday. So, maaari yun na kung saan may makita po natin. Lalo-lalo na ngayon ang panahonan na ito na nakita po natin yung tindi na sitwasyon na pinabibilangan ng ating mga kapatid ng OFW. Lalo-lalo na po yung pagpapatupad ngayon ng ban sa Kuwait. So, we have 50,000 Filipino workers in Kuwait. Ngayon, medyo nagkakaroon ng problema kasi may pagbakit. Kasi nakita ninyo sa balita na may isang Pilipina na dumating na ang tusin kahapon dito sa Pilipinas. Dinala na doon sa kanilang bahay sa Sara, Pilipino. Halin, isang taon nakalagay siya ng president. Pero niyo, isang taon na nakalagay siya ng president. Well, yung case maaaring sabihin natin ay very exceptional. Pero the abuses is not exceptional. Ito yung naranasan ng mga kapatid natin, particular sa Kuwait, maraming pag-aabuso. Kaya din po siguro, kaya din po pinatiga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung pagpapag para mabigyan natin ng warning yung ibang bansa ng loob na tayo rin yung may mga tao. Kahit sabihin na sa Diyos. Iba yung tingin nila sa may. Ang tingin nila kung isa na alipin. Property. So kaya, bago yun ako sa dinudulog din namin sa parang nagkapal. Ito yung pinapanalangin natin. Ipinapanalangin natin para
triumphs his own self on the earth. Blessed is the seed and the Holy Spirit, born of the Holy Spirit, suffered at the false's body, was crucified by the Christ Mary. He descended into heaven, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and he seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Like Jesus, who was tempted in the desert, let us ask the Father, to accompany us in the various temptation in life, so that we will always overcome them. In a special way, we look up to God, the needs and petitions of Filipino migrants everywhere. We confidence in His grace. Listen to our prayer, O Lord. Listen to our prayer, O Lord, that our church leaders continue to be committed in their concern for the poor, especially among the migrants and their families. We pray. Listen to our prayer, O Lord, that overseas Filipino workers be continuously accompanied by God as they work and live in foreign lands, especially in moments of temptation, to abandon their religious and cultural values. We pray. Listen to our prayer, Lord, that Filipino workers who have been abused, exploited, and are suffering from all forms of unjust treatment in their moments of abandonment and loneliness be sustained and comforted by Jesus' presence. We pray. Listen to our prayer, Lord. The persecuted persons devote themselves to education, training, and professional formation of young people so that they are in turn will be committed to eliminating structures of oppression and promoting projects of solidarity for the benefit of the poor. We pray. Listen to our prayers, O Lord. That grieving families left behind by the demise of overseas workers find comfort in the assurance that their loved ones are now peacefully in God's kingdom. We pray. Listen to our prayers, O Lord. Almighty God, may you pour upon us all the graces we most need, especially for our migrant brothers and sisters, who continue to seek your comfort and love. Through